Hello everyone, for today's video, I'm gonna make this video actually as per the request of one of my followers here. And although I feel like I am not the right person to discuss this matter because I am not really in this situation. She wants me to discuss about my opinion on the second wife or multiple marriages. And since she is just asking me my opinion, then I'm gonna give my opinion, although I am not really in this situation. And for everyone's information, I am actually one wife as for now. I'm not really sure in the future because my husband is a Muslim, so it means there is a possibility that he can still marry another one. I think because of social media or the advances of technology nowadays, most of the people knows what really being a Muslim is, especially for the men. Yung mga narinig natin, nakikita at napapanood is mostly in based on the real situation or on the facts, not myths. So dahil alam na natin, dahil nga sa social media, sa advances nito, alam na nating lahat na being a Muslim man, they are allowed to marry more than one. Right? Nung nag-asawa ako, narinig ko na yan nung bata pa ako na kapag nag-asawa ko ng Muslim is marami kayong magiging asawa. Pero na pangasawa kong asawa ko, hindi ko naman kasi alam na Pakistani at Muslim ang mapapangasawa ko and never in my mind or in my dreams. But this is called destiny or aywan ko. I cannot tell, but it just happened that my husband is a Muslim and a Pakistani. Alhamdulillah, we are now almost 20 years married. So, marami na rin kami pinagdaanan. Marami mga pagsubok sa buhay. Pero nalampasan namin yun. Especially, hindi naman kami magkalahi. And hindi rin, lalong-lalo, hindi kami magkareligion. So speaking of more than one wife, they are really allowed as long as they can treat the wives fairly, all right, as much as they can. Although for sure it's very hard to treat them fairly. So means hindi ka na inosente sa katotohanan na mga Muslim ay pwedeng mag-asawa ng more than one. So, kung na-inlove ka at mayroong Pakistani o isang Muslim, kahit ano pang lahi yan, ask you to marry you, then, pumayag ka naman at na-inlove ka nga, at alam mo, syempre, na ang mga Muslim ay pwedeng mag-asawa ng more than one, then you have to be ready. Hindi mo na dapat questionin kasi nga, yun ang kultura ng reliyon nila. Bawat reliyon ay may kanya-kanyang kultura at may kanya-kanyang beliefs. So kung kwe-questionin mo yan, dapat questionin mo din ang iyong paniniwala at ang iyong religion. Ngayon, kung ayaw mo ng kultura nila at ayaw mo maging dalawa kayo, lima hanggang apat, then don't try. Huwag na huwag mong hayaang ma-inlove ka sa isang Muslim. Ano mang relihiyon niyan, hindi lang dahil Pakistani siya. I mean, to all the Muslims in the world, huwag mo hayaan ang sarili nung ma-inlove ka or mag-asawa ng isang Muslim. At wag na wag mo rin sisihin ang reliyon ng iyong mapapangasawa. Kasi bago ka pa naging asawa niya, o bago ka pa na-inlove, o bago pa siya na-inlove sa'yo, Muslim na siya. Kung in-love ka sa kanya, dapat tanggapin mo kung sino siya. Mga traditions and culture na mayroon siya. Siyempre, vice versa. Pero usually, kasi nga ikaw yung babae, okay, sa ibang paniniwala, may tayo equal babae at lalaki. Pero hindi kasi natin yan pwedeng i-push doon sa paniniwala ng Muslim. Kasi nga, kahit paano mangyari, yun na ang kultura nila. At yun naman ay talagang base sa sinabi ng Allah at ng Quran. Sila ay pinapayagan na magkaroon ng mahigit sa isang asawa. So, you must not question that. Kung ayaw mo, leave it. Ngayon, kung asawa ka na, natanggap mo na ang asawa mo at ikaw yung una, tapos may dumating na pangalawa, then
it's up to you. Hindi mo naman kasi pwedeng takutin ang asawa mo na sabihin mo, ah, kapag hindi kita, pag hindi mo ako sunod, kailangan ako lang. Kasi pag nag-asawa ka ulit, talagang naku, umanda ka. Hindi pa, or hihiwalayan kita. Actually, sa ating mga babae, it's an instinct na dumadating talaga yung pagiging makasarili natin. Gusto natin, tayo lang yung mamahalin at tayo lang yung pagtutuunan ng pansin. Gusto natin, nag-iisa lang tayo. So kung yan ang paniniwala mo, halimbawa, naging asawa mo na siya, at syempre, maaaring sa una, sasabihin niya, okay, I won't marry anyone else aside from you. Pero sa habang lumilipas yung panahon, maaaring magbago yan kasi ang damdamin natin at ang isip natin ay pwedeng magbago. Pati yung panahon na maaaring nawala na nga siya. Hindi naman sa dahil nawala dahil pwedeng mahal ka niya pero nagmahal pa ulit siya ng iba. Yung sobrang ang in love, as in sobrang in love, nagpakasal, pagkatapos ng maraming taon, ay nangaliwa yung lalaki or yung babae. Kasi nga, pwedeng mabago yung damdamin natin at pag-iisip natin anytime. So kahit pa anong relihiyon mayroon ka, pwedeng mangyari na ang asawa natin ay magmahal ng iba. Ang maganda nga lang sa pagiging Muslim, kapag dumating yun sa kanila at nagmahal sila ng iba, hindi ka naman nila iiwanan basta-basta. Yun nga lang, dadagdagan ka lang nila. Asawa, napakasakit talaga. Kasi sa una siguro, napakasakit. Parang kung iisipin mo pa nga lang, masakit na. Ay di lalo na kung nandyan na, di ba? Na sigurado na magkakaroon ng changes sa relationship nyo. Kung nag-asawa ulit ang asawa nyo dahil nagmahal siya ng iba o nagmahal siya ulit ng another woman, then wala tayong mayroon pa siguro tayong magagawa kung sabi natin yung asawa natin. Pero if ever hindi na talaga nagbago yung gusto niya at talagang gustong-gusto niya yung babae na mapangasawa, then as a Muslim, I think we have to accept it. Or lagi naman tayong may choices. Kung hindi natin kayang tanggapin, then leave it. May divorce naman sa Islam. Kahit ang babae ay pwedeng makipag-divorce. So kung hindi mo kaya, then i-divorce mo. Kung kaya mo, then you have to accept it and pray. Kasi yun talaga eh, Muslim ka at Muslim din yung asawa mo. At although may mga reason kasi na dapat o panuntunan na dapat sundin ng mga lalaki sa pag-aasawa ng pangalawa. Kumbaga, lalo na yung number one is yung dapat yung babae talagang kailangan ng tulong or nangangailangan ng tulong yung mga, halimbawa, widow, divorce, ganyan, tapos may mga anak, then they need the husband. Yun, pwede nilang maging asawa. Pero paano nga kung talagang ang reason lang is na in love siya ulit. Na in love siya ulit doon sa babaeng nakilala niya. So, okay, wala tayong magagawa doon na in love. So, sa preaching of Islam, marry a woman that you love o nagugustuhan mo o minamahal mo. So, ayun, minamahal niya yung babae. So, gusto niyang pakasalan. Hindi naman kasi pwede sa Islam na kapag gusto mo lang at yun, pwede naman kayo magka-relasyon. Hindi kasi pwedeng ganun. Ayun, hindi sila nag-i-engage sa haram relationship. So, dapat talaga nilang pakasalan bago pa nila gawin yung mga bagay na dapat gawin ng taong nagmamahalan. So, sa mga sitwasyong ganito, ang opinion ko is, kung hindi mo kaya, you can file a divorce at wag na lang natin saktan yung pangasawa. Or, ang pinakamaganda siguro kung kaya mo naman asawa is, try to be good with each other. Mahalin at mahalin, irrespeto nila yung isa't isa. Tanggapin nila ang isa't isa. As a Muslim wife, you have to remember that kahit ilan pa kayong pinakasala ng asawa mo, lahat kayo ay pantay-pantay ang karapatan sa asawa nyo. So it means nobody must look down to each other. Pare-pareho kayo ng karapatan,
pare-pareho kayo ng position. Walang first, second, and third. Kaya nga, ang iniutos ng Allah sa lalaki na nag-aasawa ng more than one is to treat the wives fairly. So, dapat yung mga wives, para magkaroon ng peace sa buong pamilya, kasi kahit sa ayaw mo at sa gusto, iuwi at iuwi yan ang asawa mo sa bahay mo. So, kung ayaw mong makipaghiwalay, at ayaw mo mawala yung asawa mo, then you have to accept the second wife or ilan man yung asawang yan. Siguro sa una, maaaring masakit, pero habang tumatagal, siguro matatanggap din natin. Kumbaga, lalo na kung mabait naman yung pang-asawa, tapos mabait ka naman sa kanila, lalo na kung mabait ka sa kanila, syempre, mahuhulog din yung loob nila. Magkakaroon kayo ngayon ng magandang relasyon. So siguro yung acceptance talaga ang pinaka mahalaga. Isa pa sa magiging opinion ko is, if yung husband mag-asawa ng more than one, then dapat see to it na magkaiba sila ng bahay, or hindi po pwedeng isa yung kusina nyo, magkaiba kayo ng kwarto, pero isa yung sala nyo, isa lahat, kung talaga ng misunderstanding. Kasi baka mamaya, yung asawa niya hindi malinis, ikaw malinis, o kaya naman ikaw hindi malinis, tapos yung malinis, di ba? Or vice versa. May mga attitude na hindi maganda. At para sa akin, kung yung ang decision ng lalaki na mag-asawa ng marami, make sure that these wives has their own shelter or houses para maiwasan yung misunderstanding. Dapat may privacy pa rin. Kasi pag nawala yung privacy, nawawala na rin yung respeto. So kung nandoon yung privacy, mayroon laging respeto sa isa't isa. Pag-usapan naman natin yung fairness sa treatment. So dahil nga may asawa siyang iba, i-treat mo sila ng parehas. Pero para sa akin, sa opinion ko lang ha, so when it comes to fairness, siguro sa physical, mayroon na sigurong difference. Kasi kung matanda ka na, syempre, younger or much younger than you, syempre, lagi ang gusto, very intimate pa rin yan. Active pa rin. Pero ikaw, hindi na masyado. So, mayroon na doong differences, di ba? So, parang hindi na magiging fair yung intimate relationship nyo sa mga asawa nyo. Although, obligasyon nyo ng asawa mo na dapat maging fair. Pero I think it will not really happen. Pagdating naman sa financial, lagi nating gusto or we want it to be fair as well. Kaya nga sabi, dapat yung lalaki is financially stable if he wants to marry again. So in this situation, I think or I believe na hindi rin siya magiging fair. Why? Bawa, magkaiba yung dami ng magiging anak nyo. What if the first wife has 2 children only and the other one has 5 children? Okay, sitwasyong ito, magkakamakikita mo na agad yung financial needs or differences. Sabihin na natin yung isa ay malalaki na. Paano kung college? Syempre mas malaki ang kailangan nun. Itong isa, yung pangalawa, 5 nga pero maliliit pa. So, syempre, mas kakaunti yung pangangailangan nun. So, kung ang asawa mo ay kumikita ng 100,000, hindi po pwedeng gawing 50-50 ang ibibigay niya sa pareho niyang asawa. Kasi nga, ito, kung halimbawa college ito, mas malaki yung kailangan niya dun sa mas maliliit ang mga anak. So, magkakaroon talaga ng differences. I think naiintindihan niyo kung ano ibig kong sabihin. Situation, I think may magagawa yung asawa na lalaki to make it fair para maiwasan yung misunderstanding at jealousy at saka yung galit na pwedeng ma-develop between the wives. Ito yung sa paningin ko dapat gawin ng isang lalaki. Kung ganito yung sitwasyon, kung alam niyang hindi pwedeng maging equal yung financial support na ibibigay niya sa family niya, kausapin niya mga asawa niya. Kausapin niya ng heart to heart. Ipaliwanag niya na ganito, kailangan kasi ng mas malaking ibibigay ko dun sa isa. Kasi nga, yung mga bata, mas kailangan ng malaking alaga.
inuman yung mas nangangailangan ng malaki. So kung may mutual communication between the wives and the husband, I think mapapag-desisyon nila or mapapag-usapan nila at may iwasan talaga nila ang anumang klase ng kaguluhan. So in this case, I think magiging fair yung asawa sa both wives. Punta naman tayo sa attention. In my opinion, ganito kasi yan. Siyempre, pag-apat ng asawa mo, iba't iba din ang ugali niyan. May individual differences yan. So, it's expected. Because of that individual differences, individual din yung treatment nila sa asawa nila. Undin yan ngayon ng difference sa feelings ng asawang lalaki. Siyempre, kung sino yung nakakapagbigay sa kanya ng peace of mind o peace in life, mas bibigyan niya yun ng attention. Here. Kaya nga dapat, as much as he can, he has to treat them equally. Kaya wag natin masyadong sisihin yung asawa o yung asawang lalaki. Hindi natin yung sarili natin. Ano ba tayo sa asawa natin? Ano ba yung pinakikita natin sa asawa natin? Then, para maintindihan natin kung bakit ganun siya doon sa ibang asawa. So, pero kung napansin nyo na talagang yung mga katangian na dapat maganda, pero ganun pa rin yung tingin sa'yo ng asawa mo, then you have to ask him or talk to him or pray. That is the best way. At yun nga, kung talagang hindi mo na kaya yung treatment na pinapakita sa'yo, you always have a choice. Think of it. Get married, it's not a prison. It will not lock us up in the cell. Kasi anytime, pwede naman tayong mag-walk out. Pwede naman tayong we can walk away or we can turn ourselves back. Kung talagang kailangan na. Pero kung hindi naman, try to change yourself. Check yourself, check mo kung ano pang pwede mong gawin para mabago. At pag-usapan, lagi kasi yan, I think communication is always the best way to solve the problem. Paano nga kung hindi naman, kung ayaw naman magkipag-usap sa'yo ng lalaki? Or sabihin, always drama, I don't want drama. So ano ngayon ang gagawin mo? Parang hirap, diba? Sulat mo. Send mo sa kanya sa messenger. O kaya, padalhan mo siya na sulat, sigurado babasahin niya yan. Marami namang ways of communication. Hindi lang naman yan verbal. There's a lot of ways that you can communicate with them. So choose the best. Gawin mo lahat ng paraan or lahat ng ways of communication to get in touch with your husband. Iwala din ako na hindi dahil mas bata yung napangasawa niyang pangalawa, Ismael Echapuera is the youngest wife. I don't believe na kapag mas younger sa'yo, mas maganda yung treatment. Or mas maganda sa'yo, mas maganda yung treatment. Kasi kung tunay yan, dapat wala nang nakapag-asawa na hindi maganda ng only one forever. So it's not the beauty. Hindi dahil sa kagandahan, kaya na yung katawan, ganda na yung mukha, ay makikip mo na isang lalaki. It depends. Kung kahit matanda ka na nga, pero yun nga, understanding ka pa rin, loving, and you still can handle yourself nicely, I think your husband will never let you go. Or hindi kanya basta-basta tatalikuran. Malaking factor yon, syempre, when it comes to physical attraction. Pero, yung physical attraction kasi, madali lang, nawawala yan. Habang tumatagal, nawawala yung physical attraction. Nagiging, ang talagang tumatagal is yung intimate or yung passion nyo sa isa't isa. Most importantly, the respect or your respect with each other. If you have respect with each other, I can assure you that this relationship or your marriage will last forever. Huwag nating i-judge ang mga Muslim.
kung bakit kailangan nila ang mag-asawa ng more than one. Kasi nga, hindi ka pa ipinapanganak. Hindi pa tayo ipinapanganak. Nasa kultura na nila at nasa batas na nila yan. At talaga namang binigyan sila ng pahintulot ng Allah at ng Quran. We must not question that. All we have to do is to accept. At kung hindi mo ma-accept sa una pa lang, dapat ay iwasan mo na. Not only for Pakistanis, but all the Muslims in the world. If the man or a Muslim man wants to marry you, or you are into a relationship with a Muslim man, then even though he promises you that he will not marry anyone else aside from you, that to this moment, then don't really rely on that. Maaring totoo yung sinasabi niya. Maaring he is honest with you, he is honest with himself at this time. Pero sa isip at damdamin ng isang tao ay pwedeng mabago. Ready ka na. Ngayon kung ayaw mo na maging ganun, na ayaw mo ng conflict sa buhay, na ayaw mo ng may ibang babae o may ibang asawang asawa mo, then iwasan mo na siya habang maaga pa. Pero ito din ang isang katotohanan. Hindi naman kasi lahat ng Muslim ay may dalawang asawa. Iilan lamang yan. Dito nga sa Pakistan, sa family ng asawa ko, wala akong alam na may dalawang asawa. Lahat sila kung may second wife is because they are divorced or widower. Wala pa akong namimit dito sa Pakistan na may dalawang asawa. Narinig lalo na sa social media, napakarami. Pero I never meet them. I never met a Pakistani woman na may dalawang asawa. Pero mga Pilipina na may more than one sila, may mga na-meet na ako. Kasi hindi naman ganun kadali yung pag-asawa. Nagkataon na siguro na talagang yun yung destiny nila o yun na pinagkaloob sa kanila ng Allah. Or hindi lang talaga nila naiwasan. So dahil nga haram ang relationship na babae at lalaki kapag hindi kasal, so kailangan nilang pakasalan ang isang babae to make it according to the law of Islam. Kung may naniligaw pa lang sa'yo na isang Muslim, think about it. Kung talaga na in love ka naman, then you have to accept it. You have to accept this reality instead of blaming it, discriminating the Muslim religion. No, don't do that. We have to respect its religion para respect din. Yung ganyang mga bagay, sa Christianity nga eh, wala ngang second wife, napakarami namang mistress, diba? So, ganun din yun. Kaya nga maganda sa Muslim, kasi walang illegitimate child. Kasi pwede nilang pakasalan yung ina ng anak nila. Hindi katulad ng non-Muslim people, napakarami yung illegitimate child. So, lagi yung advantage and disadvantage. So, yung advantage ng pagiging Muslim, wala sila talagang illegitimate child. Maaaring mayroon dahil minsan, depende yan sa bansang iyong kinabibilangan. Ang sinasabi ko dito is according lang sa opinion ko at of course sa Islamic law or Islamic culture. At ang isa lang talagang pinakadidiin ko dito is never discriminate Islamic religion. Because every religion has its own culture and beliefs. At dapat lang natin itong irespeto. Learn to respect so they, everyone, will respect you as well. And for the wives of the Muslims, you have to learn to accept and control, or you cannot resist to marry a Muslim. Then, start. You have to learn to accept it. Although, hindi naman yan assurance na porket Muslim ay magkakaroon na yan ng maraming asawa. Pupwede naman kasi ikaw lang talaga habang buhay. And wala yan sa religion.
nagkataon lang na yung iba talaga kapalaran nila, or siguro yun ang kalooban ng Lord or ng Allah para sa kanila. Talk about disadvantages and advantages of being of having multiple marriages. I think in this case, we cannot tell what exactly is the advantages and disadvantages until unless you are in that situation. In my opinion, the advantages of having multiple wives is that the wife will never be alone in caring the husband and managing family matters, especially if the wives are close with each other. It comes to disadvantages. I think having multiple wives, the number one that they might be facing as a problem is the division of responsibility. Thank you much for watching, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day. Bye.